Welcome po sa District TV. Nandito na naman tayo sa ating mga tutorial about aluminum and glass installation. Ang ating ngayong tatalakayin sa ating mga sliding window at sliding doors. Mayroon akong mga ibibigay na payo at mga tips na paano natin alagaan ang ating mga sliding doors at sliding window. Maano natin, mapapalagaan natin ang wasto. Ang mga tips yan guys, ituturo ko sa inyo. Una, yung daanan ng gulong ng ating sliding doors at sliding window, ating palaging lilinisan para hindi kapitan ng mga alikabok, para palagi pa rin maganda yung pag-i-slide ng mga gulong niya. At mayroon akong i-recommend kung kayo makapagawa ng mga sliding window at sliding doors, mabuti ang gamitin niyo na mga accessories na sa panel roller ay ang heavy duty. Kasi tatlong klase ito, may double. Ang single panel, mayroon dito. Single roller, tatlong klase ito. May yung ordinary, mayroong wheel bearing, at saka itong blue roller, yung tinatawag ko na heavy duty. Ang magandang magpagawa kayo ng sliding window, ang maganda talagang gamitin ito, ang heavy duty. Kung kayo magpagawa, punta kayo sa mga shop sa mga glass insulation at aluminum, sila man ang gumagawa ng mga sliding window at sliding window. Dapat magano kayo, mag-request kayo na pwede heavy duty yung gulong ang gagamitin, kasi ito, matagalan ito eh. At maganda ito i-slide, parang smooth yung yung sliding door at sliding window. Kung medyo malaki yung sliding window nyo at sliding door, bigat na yun kasi yung panel kung malaki na. Kaya ang single okay naman siya, pero mas maganda gamitin natin yung double roller. Medyo may kamahalan lang, pero kasit naman yun sa pagpapagawa. Pag ako kung mag-recommend ng customer, ganun na talaga ako, ibibigay ko yung mas maganda para satisfy naman sila. Kasi yung iba, basta mag-order lang pag hindi alam ng customer na na may ganun pala na mga gulong, hindi natin alam kung anong ibigay nila na gulong. Kasi pag sa malaki ng mga panel, pag itong ilagay, madali itong masira. Kasi wala itong bearing, tapos kapitan to ng mga alikabok, yun na, mahirap na siyang i-open at mahirap na i-close. Minsan nga, ayaw nang gumulong ito kasi kapitan ng alikabok. Mas maganda kung may bearing. Kung sa mga maliit lang na sliding door at sliding window, pwede na to with bearing. Ito. Kasi ito, ayaw ko na natalang i-recommend ito kasi mas magandang may bearing para matagal sira. Kung medyo malaki na yung sliding door at sliding window nyo, ito ang dapat gamitin nyo. Ito. Yan, double with bearing. Kung gusto pa ninyo na mas heavy duty at saka double ito, may double tayo na CB98 na panel roller. Yan, mas maganda to sa mga malalaking doors, malalaking windows, para smooth yung pagulong ng hindi siya mabigat yung mga doors at sliding window nyo. Ito talaga, na-recommend ko. Kaya kung mayroong magpapukot sa akin dito, magpapagawa ng sliding window at sliding door, sukatan ko yon kung gaano kalaki. Ito talagang inibibigay ko na na gamit. Dapat heavy duty lahat para smooth yung yung sliding door at sliding window, smooth yun igagalaw natin, open and close, para hindi mahirapan yung customer sa pag-open at close ng ating mga sliding window at sliding doors. Ngayon guys, ang ipapayo ko lang sa inyo, kung mayroon kayong mga problema na yung bintana at saka sliding doors na medyo mabigat i-open at mabigat i-close, at parang may sayad na yung gulong, pwede nyo ipuntahan yung mga nakaalam niya na magtrabaho. Pwede nyo papalitan ng heavy duty na gulong para palaging magaan yung close at pag-open ng sliding window at sliding door. At marunong mayon sila mga mag-adjust, baka yung gulong niya nakasayad na sa daanan ng
ano, tapos marami nang alikabok. At para maiwasan natin ganyan mangyari, guys, kasi yung mga bintana natin at mga doors, pag matagalan na yan eh, dapat ang palagi ang malilinisan yung daanan ng gulong para palaging manatiling smooth yung paglagaw-law ng mga panel ng ating mga sliding window at sliding doors. Kung sino mang may mga problema ng ganyan, pwede nyo tingnan yon, baka magkapitan ng mga kalabok, alikabok at mga dumi. Pwede nyo linisan yon. Kung masayad na, pwede naman nyo i-adjust to, kasi na makikita to sa ilalim, may dalawang butas doon. Yung isang butas sa gulong yon ng ano, sliding door at sliding window natin. Kung nakasayad na to, hindi na to nakapatong sa daanan ng gulong, may adjust dito. Kasi pag ma-adjust mo to o pasikip mo, tataas ito. Pag binabaan mo yung adjust, kasi naka-scroll lang to, masasayad siya sa daanan ng gulong, kaya mahirap siya mag-i-slide. Kung dapat naka-ano rin, kaya yung mga ano ko sa kayo sa customer, bago ko i-turn over yung mga ginagawa ko, ginagawa namin ng mga sliding door at sliding window, tuturo ko sa kanila kung paano, kung mayroon ganyan. Kung di nila kaya, puntahan nyo lang kami, tapos ano, amin yung babalikan at aming tingnan kung anong problema, bakit ano mabigat i-slide yung ano, sliding door at sliding window. Pwede rin kayong magtanong sa akin dyan sa comment section sa baba kung mayroon kayong mga sliding window at sliding door na mga ano, hindi siya smooth i-slide. Kasi mahirap yan eh, magkamasol ka niyan pag ano, tapos masisira pa yung ano, daanan ng gulong. At kasi yun sa pag i-install yun eh, minsan nga bagong install masikip siya, dapat naka ano siya, nakabalance talaga yung paggawa at saka ano, kailangan dapat walang ano, singaw yung ano, yung gilid ng ano, kasi yun pag mapasukan ng tubig at matatamaan din yung mga gulong natin sa ano yan, mas mabuti kung yung gagamitin na ano ito, kasi stainless to eh, hindi ito kakalawangin. Ngayon nga ang mga gamit namin sa mga sliding door at sliding window, mga stainless na mga screw para iwas kalawang, at saka yung mga panel roller namin ng heavy duty para maganda talaga. Kaya guys, kung mayroong mga problema dyan sa inyong mga pintuan na sliding at sa mga windows nyo, doors, comment lang dyan sa baba. Kuha na natin ang gawin natin ng paraan kung anong mga problema nyan, pwede nating i-comment dyan para masolusyon, baka masolusyon na natin sa ating mga problema sa window at saka doors. Na basta ang tips ko lang, linisan nyo palagi yung daanan ng gulong, at yun, panatili nating maganda yung pag-slide ng mga doors at windows. Ayan lang guys yung mga tips ko. Ang paglilinis lang talaga yung magandang ano, para matagal yung masira yung mga sliding window at sliding doors natin. Para hindi na yung masyadong mataas yung video natin. Kung may mga katanungan dyan, na kayo mag-ano sa comment section para baka masagot natin at magawa ng paraan yan, pwede rin tayo, pwede rin kayo, ako makaturo sa inyo kung anong gawin. Kung di kaya nyo, puntahan nyo lang yung mga shop na gumagawa niyan para masolusyon yung mga problema. At maraming salamat tala sa inyong mga pagsubaybay, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating ano, at mag-comment at pag-share para ma-update ko kayo sa iba na naman ating tutorial about sa glass and aluminum installation. Maraming salamat at God bless everyone.